ang distribution ng GSion currency ay per region na po. At wait for final announcement from Maharlika Nation with regards to the different banks na kung saan ay nag-signify na po na kung gagamitin nila ang GSion or approve nila as a legal tender region by region. And we already identified offices na kung saan ay doon ninyo kukunin ang budget para sa inyong mga sarili. Remember, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi po kami nag-imprenta ng pera na ginamit namin ang peso currency. Again, sa lahat po ng mga followers na munting tinig na Ordinaryong Maharlika, mga Maharlikans, huwag na po kayong pumunta muna sa Isla Bukas Grande sapagkat ang distribution ng GSion currency ay per region na po. At wait for final announcement from Maharlika Nation with regards to the different banks na kung saan ay nag-signify na po na kung gagamitin nila ang GSion or approve nila as a legal tender. Remember, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi po kami nag-imprenta ng pera na ginamit namin ang peso currency. Nag-produce po ang Maharlika Nation ng tribal currency because of the dignity of the Maharlikans sapagkat alam namin, na ito po ang tama in accordance to the provisions of Republic Act 8371 or Law of Coordination coordinated to United Nations Declarations of the Rights of Indigenous People, Article 37. At the same time, we have an opportunity, of course, to have our self-government. That is what we call this perfect example of federalism, na kung saan ang ating mahal na Pangulo, ayan din po ang kanyang platform of government. Sa kaya nga, kung ano man po ang mga nasabi ko again sa Pangulo, okay, humihingi po ako ng tawad. At again sa mga detractors, kung nasaktan kayo, humihingi rin po ako sa inyo ng tawad. Pero hindi po ako titigil upang ipaabot sa buong mundo na tayo ang mga lahing pinili ni Amang Bathala, na tayo ay Maharlikans. I am very willing to risk my life, my dignity of course. Kunin ko yung statement ng ating mahal na Pangulo. I am very willing to take my life, no? Risk my life, my dignity, my honor as a simple man and as a simple private teacher na pinili at binigyan ng responsibilidad na magiging spokesperson. At nawa, sa lahat ng mga bumabatikos sa munting tinig na Ordinaryong Maharlika, lahat po yan inaabsorb ko, lahat po yan kaya-kaya ko, lahat po yan naiintindihan ko kayo sapagkat may mga alam ako na hindi niyo po alam. Darating ang panahon na malalaman at malalaman po ninyo yan. At bago po ako lilisan, bago po ako alis, ito lamang po ang aking masasabi, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay never na makakapunta o makakarating sa paroroonan. At lahat ng mga nagkakasala sa akin, I am sorry, pero kung ako po ay nagkasala, I am very sorry, no, kung ako ay nagkakasala sa inyo. Pero yan po ginagawa ko upang maliwanagan po ang buong mundo. Wala po akong inaapakang tao dito, hindi po ako namimersonal, pero kung i-personal attack nyo na po yan, ay talagang hindi nyo po ako mapipigilan. Hindi ako galit sa inyo, sabi nga, hate the sin, not the sinners. Because I always apply that Father, forgive them, because they don't know what they are doing. Yan lang po ang aking mga guiding principle. I will let you hate me much, because that will be an opportunity for me to become a loving one. The more you misunderstood me, the more I will become understanding sa mga bagay na dapat intindihin sa inyo. Kung ano man ang aking nagawa, nasaktan ko ang inyong damdamin, sinabi ninyo na ako ay isang rebelde, isang ISIS, I am very willing to offer my life in order for me to show that I love people who are always watching me, always believing the principles of being a true Maharlikan. Kaya sa lahat po ng mga nanonood sa akin,
And I want you to see this. This is a symbol that we are true Maharlikans. We are true Maharlikans, people of the world. We are Maharlikans. At yung sinasabi ko po sa inyo, that ang what they call this, ang Maharlikan have composed of 16,000 hectares. No, nagkamali pala ako. There are more than 16,000 ancestral domain. 7,106 ata. And buong Southeast Asia, pagmamayari ng Maharlika. Yan lamang po ngayon ang aking sasabihin sa inyo. That is why, panahon na po upang magkaroon ng katiwasayan sa buhay ang mga lahing pinili ni Batala. Kung ito man kabigat ang aking responsibilidad, I am very willing to offer my life to the world in order na mapulfill ang promises na babalik at babalik ang kanyang pinili sa lupang pangako. Ako po, si Dato Magsisida Emmanuel, known as Munting Tinig ng Ordinaryong Maharlika, ay nagsusumamo sa inyo na kung anuman ang aking nagawang kasalanan sa inyo, ako po ay inyong patawarin. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo, pero sinasadya kong papaliwanagan kayo. Another one, sana sundin ninyo ang advisory ng Maharlika spokesperson, ang inyong lingkod, na huwag na po kayong pumunta sa Isla Bukas Grande, no? Para naman hindi po kayo mahirapan, dahil may nakalagay na po doon sa Hayam Gabong Port na kung saan ay stop muna ang distribution ng G-Zion sapagkat gawin po yung region by region. And we already identified offices na kung saan ay doon ninyo kukunin ang budget para sa inyong mga sarili. And simple lamang ang program ng Maharlika Nation. Housing, shelter, infrastructure, education, hospitalization, reforestation, restoring our watershed, ipatigil ang mga mina, no, pasensya sa mga negosyante, matatamaan kayo. So sana sa mga Pilipino dyan, no, na kung saan hindi pa naintindihan kung saan kayo nagmula, please lang, let me understand. Or let understand me. And please, huwag naman tayong magbigay ng mga hindi naman po kanais-nais na mga salita. Sapagkat ako lamang ay napag-utusan ng aking konsensya, sinusunod ang dikta ni Batala at ng taong nasa likod ko na walang ibang hinangad kundi ang maging maganda ang inyong buhay. Masama ka man o mabuti, pantay po tayong makapareceive ng biyaya ni Batala. So sa mga iba't ibang grupo, free din po kayong gumawa ng inyong mga sariling strategiya. Pero darating ang panahon na babalik kayo sa Isla Bukas Grande upang isurrender ninyo ang lahat-lahat ng inyong mga nahahawakang dokumento. Another po yan, nais ko lamang po ipalam sa inyo that we have also a connection to Malaysia and Tunisia. So, sa ngayong mga buwan siguro, hopefully, makapunta po ang, inaasahan po namin talaga na ang Prime Minister ng Malaysia o representative ng Malaysia and Tunisia will accept the G-Zion, yung cash gift po ng Maharlika Nation sa kanila. At isa pa, meron din akong inaasahan from Switzerland. Nakaka-receive ko lamang po ng information kagabi na pupunta po dito in order to accept the G-Zion, to receive the G-Zion. So maraming salamat po. Makakaasa po kayo kahit nag-iisa lamang po ako sa laban, kahit nasa FB Live lamang po ako nagla-live, hindi po ako titigil upang ipaliwanag sa tao kung ano pong programa ng taong nasa likod ko na makakaahon po sa kahirapan. Ang Malaysia ay isa po sa implementer supposedly ng ECOSOC program, no? ECOSOC protocol under what we call this Article 55 Section 9. Maraming salamat sa mga nag-abang ng declaration ng Universal Divine Government, and thank you po sa inyong mga pagkoconnect sa akin. So magkikita-kita po tayo, no, sa susunod ko po na live. At sana po please, no, huwag na kayong pumunta sa isla, mahihirapan lamang po kayo sapagkat meron pong program ang Maharlika Nation na kung saan ay i-distribute po per region or per municipality through leaders, etc., etc. Individual man po yan or group. That's why prepare your what we call this project proposal, isasubmit ninyo, pafundinan po yan ng Maharlika Nation. Maraming salamat. Batala will bless you. Always remember, nakaukit sa ating mga palad ang tanda na tayo po ay tunay na Maharlika.
Maraming maraming salamat. God bless. Mathala, bless you all. Ito po muli ang Munting Tinig ng Ordinaryong Maharlika. Si Dato Magsisika Emmanuel, nagsasabing mahal kayo ng taong nasa likod ng Maharlika Nation. At hinding-hindi po namin kayo iiwan. Ito yung panahon na ipadama namin sa inyo na hindi po kami kalaban ng gobyerno. Bagkus, may proposal po kami sapagkat gusto po namin na maayos ang buhay ng lahat ng mga lumad, lahat ng mga tribo sa buong Pilipinas. At syempre, sa buong mundo. Sa mga nagsasabi na rebelde ako, hindi po ako rebelde. I am not connected to ISIS. Mali po yung mga patalastas ni Ka-Anton Israel na kung pwede nga lang, pwede siyang kasuhan. Pero ako mismo ang nagsasabi sa Maharlika Nation, sa mga legal counsel ng Maharlika na hindi po siya kakasuhan sapagkat alam ko po saan ang galing si Ka-Anton. Alam ko po kung ano ang kanyang ipinaglalaban. So ako po ay hindi po ako papatol kay Ka-Anton, pero i-post ko lang ang kanyang mga maling mga comment sa akin at sa kanyang mga member sapagkat alam ko darating ang panahon na malalaman at malalaman ni Ka-Anton kung ano po ang katotohanan na kanyang gustong malaman. Eh ang problema, hindi po siya ang authorized person na makakaalam ng tunay na kaalaman na hawak po ng Maharlika Nation through documents and principle. Yan pong dapat ninyong tandaan, mga kamaharlikans. So, ingat po kayo palagi. Mahal na mahal kayo na Munting Tinig ng Ordinaryong Maharlika. Salamat at mabuhay po ang Maharlika saan mang sulo ng mundo. Bye-bye! Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Million pesos! People of the Republic of the Philippines, I will be presenting to you the gift from Maharlika Nation amounting of 2 billion pesos. And this is the tribal money. 197 nations all over the world will be receiving 2 billion pesos. A gift from Maharlika Nation intended to El Salvador, amounting 2 billion pesos or 10 million G-Sion. Algeria, 2 billion pesos. Georgia, 10 million G-Sion. This is a money or a wealth or a gift from Mathala. This is a backup of gold. Ano nga naman na ipapadala ito ng Maharlika Nations na peke? Hanapin ninyo ang Isla Bucas Grande. Pag pumunta kayo dito, this will be now the time that you will be receiving a gift. Personal daw siyang pinili ng mga pinuno ng Maharlika Nation na maging opisyal nilang tagapagsalita. Dahil may kumu-question daw sa kakayahan nilang magsarili, nagdesisyon silang maglimbag ng sarili nilang sistema ng pananalapi. We are not regulated by the Philippines in terms of engraving currency. What we want is the recognition. Puso, Jessica Soho.